Hello Kaguro! Narito po ang guide para sa ating mga magulang kung paano ba isasagawa ang releasing and retrieval of modules ngayong darating na pasukan. Pero bago tayo magpatuloy, please subscribe to our channel and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aming susunod na mga videos. Dahil sa desisyon na ibinigay ng IATF na suportado naman ng ating Pangulo, sa ngayon, wala munang face-to-face na mangyayari hanggat wala pang bakuna. Nang dahil dito, tatlo na lang ang ating modes of learning ngayong darating na pasukan. Ito ang modular, online learning at ang blended learning. Mula sa Learner Enrollment and Survey Form or LESF na sinagutan ng mga magulang, malalaman natin kung anong paraan ng pagkatuto ang gusto nila para sa kanilang mga anak. Sa paraang ito, ang mga bata ay gagamit ng mga modules na kung saan ida-download from regional office to the division office at ire-reproduce ng bawat eskwelahan. Ito ay ilalagay sa bawat classroom na kung saan mangyayari ang giving and retrieving of modules starting August 24, 2020 sa pagsisimula ng klase. Dapat siguraduhin ng ating mga magulang na naka-enroll ang kanilang mga anak at naka-register ito gamit ang LESF sa school na nais nitong pasukan. Maaari rin namang magtakda ng sariling alituntunin ang mga paaralan sa pag-release at retrieve ng mga modules. Kapag marami na ang bilang ng mga enrollees for modular learning sa isang paaralan, pwede nila itong hindi pagsabay ng araw sa bawat grade level or bawat section at bawat subject sa pag-release at pag-retrieve ng mga modules upang maprotektahan ang kaligtasan ng bawat magulang or guardian. Inaasahan ng mga magulang, guardian, or nakakatandang kasama sa bahay na kumuha ng mga modules sa itinakdang petsa at oras nito. Ang mga modules ay pag-aari ng gobyerno kaya gamitin ito ng maayos. Sa oras na matanggap na ng bata ang kanyang sariling modules, sisimulan na niya ang kanyang pag-aaral. Ito ay aaralin niya sa loob ng isang linggo. Pag ang bata ay nahihirapan sa pag-intindi ng kanyang lessons, pwede niya itong itanong sa kanyang teacher. Sa takdang oras lamang or schedule na ibinigay ng kanyang guro sa pamamagitan ng text, call, chat through messenger, Facebook or anumang gamit na pwedeng i-contact ang kanyang teacher. Pag ang bata ay independent, maaari na niyang simulang sagutan ang mga modules. Pero kapag ang bata ay dependent or walang kakayanang sumagot tulad ng mga nasa lower grade levels or higher levels pero nahihirapang sagutang mag-isa ang mga modules, kailangan silang gabayan ng kanilang mga magulang or kung sino man ang nakakatanda sa bahay. Bago magsimula ng pag-aaral ng mga bata gamit ang modules, ay kailangan munang basahin at unawain ang mga panimulang paalala or introductory message upang magabayan ito sa paggamit ng module at upang maging pamilyar sila sa bawat bahagi ng module. May ibang paaralan sa iba't ibang division na magpapadala rin ng mga worksheets upang doon ilagay ng mga bata ang kanilang mga sagot, hindi sa modules. At sasagutan nila ito ayon sa pagkakasunod-sunod sa modules. Pero may mga paaralan din naman tulad ng sa amin na ang mga bata ay sa modules mismo sasagot. Ito ay nakadepende sa paaralan kung ano ang kanilang napag-usapan sa kanilang division. Uunahin ng mga bata ang part na introduction na kung saan makikita ng bata ang inaasahan sa kanila or tinatawag nating competency or skill na kailangang malinang sa kanila. Makikita ito sa parting alamin or what I need to know. Susunod na sasagutan naman ng bata ang mga activities na unti-unti niyang maunawaan ang mga konsepto ng aralin. Matapos nito, dadako ang bata sa iba't ibang parte ng modules na kung saan makakatulong sa bata ang mga sequence activities para malinang ang kanyang kaalaman at kanyang maintindihan ang buong aralin. Maari ring tingnan o silipin ang mga magulang ang mga sagot ng kanilang mga anak upang magabayan ang mga bata sa pagsagot ng kanilang mga modules. Matapos sagutan ng mga bata ang modules, ito ay ibabalik ng kanilang mga magulang or sino mang nakakatandang kasama sa bahay sa petsa na ibinigay ng kanilang guro kasama ang answer sheet ng mga bata kung meron man. At bibigyan na naman ang mga magulang ng panibagong modules upang sagutan ulit ng kanilang mga anak sa loob ng isang linggo. Tandaan, ibang oras o araw depende sa schedule na ibinigay ng guro kung kailan ibabalik ang module. Sa mga higher grade levels, may nakatakdang oras at araw per subject sa pagbabalik ng modules.
at ito ay nakadepende sa paaralan or sa ating mga guro. Narito ang isang sample na schedule or class program na ginawa ng aming grade level sa releasing and retrieval of modules. Dahil departmentalized, binabuti naming bigyan ng schedule ang releasing and retrieval of modules para hindi sabay-sabay na pumunta ang mga magulang sa paaralan at maiwasan natin ang mga problema dulot ng COVID-19. Tandaan, kailangang mapanatili ng mga bata na malinis ang module, walang gusot, punit at walang di kanais-nais na mga sulat. Pagkabalik ng module ay isasubmit rin ng mga bata ang kanilang portfolio na naglalaman ng iba't ibang output na ipinagawa sa module. Sa portfolio, dito ilalagay ng mga bata ang kanilang output, pwedeng paper-based portfolio or virtual or electronic portfolio. May tatlong uri ng portfolio. Una, ang working portfolio or portfolio na naglalaman ng araw-araw na gawain. Show portfolio na kung saan naglalaman ng best outputs ng mga bata. At ang pangatlo ay ang documentary portfolio, kombinasyon ito ng working and show portfolio.